bawat isa ay nasasapik na sa kanilang mga kinaupuan na mapakinggan nila ang pinakamagandang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. At alam ko po na kung paano kayo ay pumunta sa lugar na ito na may expectations mula sa ating Panginoon, na mayroon po kayong nais na makamit o matugunan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Alam ko pong ang Panginoon ang siyang kakatagpo ng lahat ng ito. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay magtaas ng dalawang kamay. Kasabay ng pagsasabing ng titiwala tayo sa Panginoon na ang lahat ng bagay ay tutugunan niya. Ang lahat ng ating mga panalangin na itutugunin ng Panginoon sa oras na ito. Tayong lahat po ay magtaas ng dalawang kamay. Sige po, itaas po natin sa Panginoon ang ating mga kamay. At tayong lahat din po ay yumuko at tumikit. At muli po nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Let your glory fill this place. Everybody bow down our heads and close our eyes. Nobody moving around, please. Nobody talking to one another. Hallelujah. Forget ourselves, forget everything. Shall we leave our both hands to God and worship the living God? To you, the sacrifice of me. Let your glory fill this place. Let your glory, let your presence fill my heart. Let your presence fill
probinsya, yung mga leaders galing sa probinsya, o saan mang lugar, o sa malayong bansa, o malayong lugar. Pwede po ba lumapit na kayo rito sa harapan? Unahin ko na po kayong lahat. Sige po. All the leaders coming from far places, far provinces, coming from far nations, pwede po ba lumapit na rito sa harapan? Unahin ko na po kayo. Praise God. Bilisan ho natin. Bagal. Siguro kaya kayo mabagal kasi malayo kayo pinanggalingan ninyo, napagod kayo. Pero sikapit sana ninyo para hindi nasasayang yung oras natin. Tumatakbo na kayo. Yan, taas nyo yung dalawang kamay ninyo patungo ng langit. Sabihin nyo sa Panginoon ang kagalingan yung hinihiling. Sabihin nyo sa Panginoon yung mga prayer request ninyo, mga prayer ninyo para sa inyong mga sarili, sa inyong mga mahal sa buhay, or a fresh touch of God. Glory to God. Kasi itong mga galing ng malalayong lugar, mamaya maglilingkuran nila tayo at dumating nga sila rito, naglilingkod sila. So, ito laging itong mga sabik na sabik palagi ito eh. Kaya kumbaga minsan, imbis na sila yung sumalo, sila yung sinasalo. Kaya unahin na natin sila, especially yung mga leaders. O kahit na hindi leaders, talagang nangangailangan mula sa ating Panginoon. Hindi pa ho ako, Pastor Elmi, hindi pa ako nag-aaltar ko lahat, hindi pa ako nag-pray ng may sakit. Kaya huwag mo munang papuntahin yung mga attender rito para sa altar call at para sa mga may sakit. Yung pinapapunta ko muna rito, yung mga, pero kung napapunta mo na, okay lang. No, inuuna ko yung mga leaders, kung may sakit sila, okay lang din. Okay, yung mga malalayong lugar, especially yung mga leaders. Okay? Naunawaan po ba natin? So sige, yung mga leaders na nagmula sa malalayong lugar. Di ba usually yung mga leaders ay hinuhuli natin? Yung mga nasa malalayong lugar, hinuhuli natin. Ngayon, unahin natin itong mga leaders at saka mula sa malalayong lugar. Ano po, na mga leaders at mga naglilingkod sa Diyos. Glory to God, taas ang dalawang kamay, patungo ng langit. Let your glory fill this place. Tayong lahat ay tumayo, huwag ho tayong mapagod. Come on everybody, standing please. Yung mga upo na upo, nagiging kubis yun. Lumalaki ang tiyan. Sumataba. Pinagbabawal kayong upo na upo eh. Tsaka yung mga upo na upo, hindi tumatakwan. Yes, Lord. Let your glory fill this place. Lord, uunahin na po namin ang mga kapatirang galing sa iba't ibang lugar. Particularly ang mga manggagawa mo. Hindi namin nakakasama kada Sunday. Sila po, Panginoon, ay naglilingkod sa iyo. Pero sa kabila ng paglilingkod, may pangangailangan. Nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng himala. Nangangailangan, Panginoon, ng kasagutan sa mga panalangin. My Jesus, you alone. For doubt, oh Lord, are high above the earth. Yes, Lord, that's them I pray. Unahin ko na po sila, unahin na po natin sila, Panginoon. Sapagat kadalasan, nahuli sila ng mga malayong lugar. Sila pa naman ay nagmula sa malayong lugar. Sila pa naman ay mga leaders. Sila pa naman ay naglilingkod sa iyong kabasan. Father, they need your healing. They need your miracle. They need your power, Lord. They need the presence from the Holy Ghost, from the Holy Spirit. So, Father, I pray. Let it flow. Let it flow, I pray. Touch them, I pray. Touch them.
That's them I pray in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Hallelujah! Hey, 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 for you alone are whole, holy, yes, God alone, you alone are whole, holy, and you deserve the glory, my Jesus, you alone, yes, everybody, standing to our feet, lift our presence to God, and worship the living God. Our exalted.
patayin, patayuin dito sa harapan. Patayuin. Ayun ang patayuin. Ayan, patayuin dito sa harapan. Sige, dito. Dito sa harap. Sapat ba yung liwanag natin, taas ang dalawang kamay patungo ng langit. Father, I pray in Jesus' name. That's them I pray. That's them I pray from the ground of their heads to the sole of their feet. Whatever their prayers are, Father, I pray that all their prayers be granted. And I pray, Father God, that you will pour out so much anointing upon their lives. And Father, may their lives be never ever be the same again. And even I pray, Father God, that they will be used mightily effectively in this final hour. They gonna fulfill and walk according to thy wills, according to thine will, O Lord. Hindi lang sila mag-fulfill ng kanilang high calling, that they will finish it, Lord. Magiging matapang sila, Panginoon, to stand on the will of God. They will fight for your will, Father God, for the vision and for the mandate. At hihikayatin pa nila, Panginoon, ng marami to be saved, to do thine will, and they will build the vision of God for their lives. So, Father, for your own glory alone, ay totoo at tunay ang sabi ng Panginoon. Patutunayan mo ang
aking lingkod ay totoong lingkod ko ang sabi ng Panginoon. At patutunayang ang iglesia ang kinaroonan mo at kinaroroonan mo sa ngayon ay totoong iglesia ang itinayo ko sa huling kapalamunan. Mas magiging matapang ka ang sabi ng Panginoon. Ipapahayag mo ito ng walang takot ang sabi ng Panginoon. Maraming tao ang makakasalamuha mo ang sabi ng Panginoon. Malalaking tawag mula sa mga iglesyang kilala ang sabi ng Panginoon. Ngunit hindi ka mangangamba sa kanilang harapan sapagkat magsasalita ka ng punong-puno ng kapangyarihan ko ang sabi ng Panginoon. Dadalhin kita sa mga lugar, hindi lamang sa mga probinsya, kundi sa mga bansa-bansa ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang isang tulad mo na nasumbungan ko, na tapat na naglilingkod sa akin, ay patuloy kong gagabayan, patuloy kong palalakasin, patuloy kong patatatagin. At bibigyan ng mas malakas ko pa ang kapangyarihan ang sabi ng Panginoon. Kaya kumanda ka, maging ang iyong asawa ang sabi ng Panginoon. Sapagkat magkasama kayong gagawa nito ang sabi ng Panginoon. Magkasama kayong gaganap sa perpektong kalooban. Ngunit mangunguna ka, Pastora Banshee. Mangunguna ka sa kanya ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ikaw ang mas mataas kong tinawag sa kanya ang sabi ng Panginoon. Kaya naman ikaw ang mas may mataas na gagampanan ang sabi ng Panginoon. Makikinig ang marami sa iyo ang sabi ng Panginoon. Makikinig sila at maniniwala sila. Isusuporta nila ang mga dapat nilang isuporta ang sabi ng Panginoon. Hindi lamang sa kanilang mga pananalapi, hindi lamang ang kanilang mga kinamanan, kundi ang kanilang mga buhay. Ibibigay nila ito sa akin sa pamamagitan ng pangangaral ko ang sabi ng Panginoon. Yes, Father God, sumangan niya ang iyong kalakasan at pisikatan. Kapag aming nagkakaedad, tumataas ng aming edad, pero ang aming kalakasan ay bumabatang. At patuloy kaming lumalakas at lumulusog, Panginoon. At hindi malalaos, hindi magre-retire, Father God. Continually, always ready to do thy will, O God. Kaya sumaka niya, Panginoon, ang iyong kalakasan physical. Sumaka niya ang iyong talino, ang tulong, more revelation, I pray. More power, more anointing, I pray. More blessings, I pray. In Jesus' name, the Son of the Living God. Hurarabashi, Rabashanda. And an international outreach ministry, O God. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. So, Father, for your own glory alone, let it flow, let it flow. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay.
Sino po rito yung nagpunta na may karamdaman, taas ng kamay? Kanina inuna ko yung mga leaders. Sino nagpunta rito may sakit, taas ng kamay? Eh, may sakit na nagpunta rito. Wala? Wala nagpunta rito na may sakit, meron. Sino yung nagpunta rito na first time na ngayon lang nakapunta rito? Hindi pa tumanggap ni Christ, hindi pa born again. Hindi pa nagsisi ng kasalanan, hindi pa nagbagong buhay, hindi pa nagpabalik loob sa Panginoon. Amen. Sige. So sa oras na ito, salamat sa inyo mga kamay. Palakpakan natin ng Panginoon Diyos. Glory to God. At sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kong kausapin, nakikinig ako. Okay? In the book of Matthew chapter 5, verse 14 hanggang 16, Matthew 5, verse 14 hanggang 16, you are the light of the world. Sabihin mo sa katabi mo, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Ikaw ang ilaw ng mundo. No. Ang isang syudad na nasa burol na hindi pwedeng itago. Tingnan natin ang pagbasa. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Ituloy natin ang pagbasa sa verse 16. In the same way, let your light shine. Sabi nga sa mga kinanong ng mga bata kanina, di ba? Let your light shine. Oh, let your light shine. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Gayun din naman, magningning kayo. Sabi mo sa katabi mo, magningning ka. Sa maraming tao, sa harapan ng mga tao, nang makita nila ang iyong mga mabubuting ginagawa at mapapurihan ang Amang sumasalangit. Amen. Basahin natin yung susunod na mga talata sa aklat ng Ephesians. Chapter 5, verse 8 hanggang 18. Ephesians 5, 8 hanggang 18. For you were once darkness. Dati kayong nasa kadiliman. Ngayon kayo ay nasa kaliwanagan na ng Panginoon. Mabuhay kayo na anak ng kaliwanagan. Tuloy natin ang pagbasa. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Tuloy natin ang pagbasa. And find out what pleases the Lord. Hanapin ninyo kung anong makabubuti, mainam sa Panginoon. Tuloy natin ang pagbasa. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Huwag mabuhay, no? Sa mga gawaing pangkadiliman. Pag sinabi natin pangkadiliman, pang kasamaan. Nakikinig pa ba tayo? Bagkus silang mga nabubuhay sa kadiliman o nasa kasamaan ay ilantad, ibunyag nyo sila. Tuloy natin ang pagbasa. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. Tuloy natin ang pagbasa. But everything exposed by the light becomes visible. Tuloy. For it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper. Rise from the dead and Christ will shine on you. Pakisabi natin, wake up! Lakasan natin, wake up! Dali natin ang pagbasa, verse 15. Yan, gusto ko yan. Buhay na buhay. Sabi mo sa katabi mo, gusto ko yan. Be very careful. Then how you live, not as unwise, but as wise. Dali natin, verse 16. Making the most of every opportunity because the days are evil. Dali natin ang pagbasa. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Tuloy. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Ano ang ibig tunguyin ng 5, chapter 5 ng Ephesians, beginning verse 8 hanggang verse 18? Sino rito yung mga born again Christian, taas ang kamay. Hindi po taas yung kamay ninyo, mukhang maraming born again dito, hindi sigurado. Yung siguradong born again talaga. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatotoo na tayo kung talaga hindi tayo born again, huwag natin itaas yung ating kamay. Kahit matagal ka nang dumadalo,
nakikinig pa ho ba tayo? Alam ba ninyo ang pagiging Kristiyano? Ang pagpasok ng langit, hindi yung dumadalo ka kada Sunday, napakaganda nun. Ang mga papasok ng langit at yung mga totoong mga Kristiyano, yung naranasan ang pagbabagong buhay. Tanungin ko kayo ngayon, sino na rito ang nagbagong buhay na? Taas ang kamay. Ewan na may mama pa. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, hindi pa nagbabagong buhay. Ano ang ibig sabihin ng let your light shine? No? Number one, kinakailangan tayo ay magbagong buhay na. Pakisabi, magbagong buhay na. Marami pinagmamalaki yung kanilang tato sa katawan. Pinagmamalaki ng mga lalaki yung hikaw nila sa kanilang tenga. Pati ng mga babae. Ipinagmamalaki ng kung sino-sino ang kanilang mga pag-inom ng alak. Paninigarilyo. Electronic cigarette. No? Kagaya nakaraan, ako po ay nasa loob ng isang mall. At naninigarilyo siya ng electronic cigarette. Ang yabang, panay ang buga niya, panay ang buga niya. Eh tamang-tama pag buga niya sa loob ng isang mall, nabugahan niya isang babae. Hindi na ako nakatiis, nilapitan ko siya. Pwede ba, lulukin mo na lang yung binubuga mo? Kung ayaw mo lulukin eh, ibuga mo sa iba. Huwag mo ibuga sa harapan ng tao. Sabihin mo sa katabi mo, ganong katapang ang lingkod ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kahit nagwapo siya, matapang siya. Siya yung gwapo, matapang, sabihin mo. Amen! Anong sabi ng Biblia, no? Hindi na tayo dapat namumuhay pa sa kadiliman. Pag sinabing kadiliman, ito ay kasalanan, kasamaan. Amen! Sabi nga, maraming ang babata pa ay marunong ng mangbukbog. Maraming mga bata pa marunong ng pumatay. Kalalaro ng Dota. Kasi ang Dota raw, patayan, suntukan, barilan, saksakan. Tama ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun o hindi? Sino yung mga adik ng Dota rito? Totoo ba yun? Ang Dota ba, laban-laban ba yan? Amen. Dati, si J.I., yung panganay kong anak, addict sa Dota yan. Ngayon hindi na, addict na siya kay Lord. Amen. Walang pangadada ng Panginoon sa kanyang buhay. Napupuyat siya ngayon sa Dota. Kaya ano pong ibig sabihin ng let your light shine, Ephesians 5:14-16, or I mean Matthew 5:14-16 at Ephesians 5:8-18. Ang ibig sabihin, number one, magbagong buhay na tayo. Amen! Kailan tayo magbabagong buhay? Ngayon na. Dahil hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Amen! At bago tayo mamatay, kinakailangan nakapagbagong buhay na tayo. Tingnan natin yung 5:18. Anong sabi ng 5:18? Huwag ang iinom ng alak. Eh no? Do not get drunk on wine.